Okay. Work ako sa Tatiya sa bahay. Ano po pangalan niya? Hello. My name is Tina Aguilar. But call me Tina. More po dito sa Abuasanya. Sa province po, taga Bicol po, pero lumaki po ako ng Tagina. Okay, ano po pangalan niya? Tina. Tina. We thank you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you for your mercy and grace. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. No other name to be praised, oh Lord God. Only you, Jesus. Only you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh Lord. Ay walang ibang pangalan, O Lord. Ang aming tata, sabi ka lagi na. Wala ang pangalan mo lamang, Jesus. Salamat po, God. In the name of Jesus, meron po kami kapayapaan, Lord. Pangalan ni Jesus, meron po kami katatumpayan. Hallelujah. Maraming pong salamat sa gabi ito, Lord. Na kami tinipon mo. Sa isang purpose, sa isang layunin, O Lord. Upang purihin ka namin. Sabayin ka namin, Lord. At sa gabi ito, Lord, salamat na, Lord, natagpuan namin ang aming mga sarili na nagpupuri sa iyo, Lord. Salamat po. Tuloy nga na ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila. Salamat po, God.
Tunay nga, O God, sa iyong presensya, O God, natutong po, Panginoon, na dama po namin, O God, yung kapahingahan na pinatanong. Lord, maraming mga suliranin. Lord, maraming mga testing ng buhay. But Lord, salamat dahil kasama ka po namin. Lord, pangako mo, Lord, you never leave us, you never forsake us. At sa gabing ito, O God, binabalik namin sa iyo, papuri pa sa salamat. Salamat po. Tunay nga, O God, na ikaw aming pupurihin, ikaw aming sasambahin. At sa gabing ito, Lord, salamat. Sa isang pribileyo, O God, na kami po ay mag-aaral ng salita mo. Tanayin po namin na manguna ka sa aming kalagitnaan. Ikaw, O God, na mabigay ng karunungan sa bawat isa, O Lord. At patuloy po namin, O God, na ang mga salita mo namin maririnig ay maging, O God, ang puso namin ay, O God, maging magandang taniman ng mga salita, O God, upang magamit namin mga salita mo sa araw-araw namin buhay. Lord, sa iyo papuri. Lord, sa iyo pasasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tulad nga po ng inawit natin, no other name but the name of Jesus. Amen? Amen. Sabihin nga natin sa katabi natin, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Ngayon po, dadakoy na po tayo sa another part ng ating gawain, which is giving. Pwede po bang basahin ko sa inyo itong verse na... Dalangin po namin, Lord God, i-bless yung nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, i-bless niyo po ang bawat aspect ng buhay namin, Lord God. I-bless niyo po, Lord God, yung mga trabaho po namin, mga businesses po namin, Lord God, mga sponsor po namin, Father God, at maging ang aming mga pamilya, Lord Jesus. And Lord, we thank you, Father, sa patuloy niyo pong pag-bless sa amin sa aming financial, oh God. Lord, dalangin po namin na magamit nga po namin to, Lord God, ayon sa iyong kalooban, Lord God. Lord, we thank you for tonight, oh God. In Jesus' name, amen. 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 Ngayon po, dadako na po tayo sa ating mensahe. Kumbaga sa aeroplano, bago mag-take off, ipasin na po natin yung seatbelt natin. Amen? Amen? Amen. Okay, tatawagan na po ang ating speaker sa gabing to, ang ating mahal na pastor, Pastor Noel Monte. Amen. Salamat po, napakaganda talaga ni Joy. Thank you. Magandang gabi po. Magandang gabi. Praise the Lord. Sa mga bagong dalo po, welcome po kayo. Kami po ay nagagalak na kasama po namin kayo ngayong gabi sa panambahan. At praise the Lord. Pwede kayo lahat. Wala pa ba tayong mga Biblia, no? Sino may mga Biblia? Kung wala pa kayong Biblia, meron kayong smartphone. Pwede po kayo mag-download ng Bible. Okay po, ang ating po scripture sa matatagpuan po sa aklat ng Lucas. Lucas 14 verse 28 to 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Suppose one of the ones who build the fort. He will first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it. For he lays the foundation and is able to finish it. Everyone who sees it will ridicule him. Lord, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Tunay nga yung salita ay buhay mga pangyarihan. At Lord, sa aming pong pag-aaral, hiniling po namin na ikaw ang aming maging tagapagturo sa gabi ito. Lord, ang iyong banal na espiritu ang magpaunawa sa amin ng mga salita mo. Salamat po sa iyong lingkod. May the word. Kung may sapat siyang pera para ipagtapos ang kanyang ipatatayo, verse 29, baka matapos may ilagay ang mga pundasyon ay hindi naman niya matapos ang tore o mayari ang tore, siya ay kukutsain lamang ng mga makakita na iyon.
Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimula magtayo, ngunit hindi naman na ipatapos. Pag-uusapan po natin yung salitang pagpaplano. Natapos na po yung 2019 at ngayon po ay nasa 12 araw na po tayo ng 2020. At marami, ako naniniwala, marami mga tao nakaplano na yung kanilang gagawin sa loob ng 2020. Sino po nagplano ng ganun? Ayun, siya, siya, Amy, kagad. Tao, sister. No, nakaplano yung 2020 na gagawin. Yung iba rito, nagpaplano in 2020, they will add another member of the family. No, yung magkakaroon sila ng, ang plano nila magkaroon ng baby. Di ba, gaya Sister Mylene. No, magkakaroon ng baby. No? O kaya yung iba rito nagpaplano na ngayon 2020 mag-ship ng another country. Yung iba magpapalit ng, ano, ng ibang bansa. Or pupunta sa ibang bansa. Yung mga plano, di ba? Yung iba nagpaplano na sa 2020 magpaplano lumipat ibang trabaho. O yung iba naman magpaplano yung single gusto maging double. No? Ang daming plano. Yung isa na, ngunit sa lahat, dapat ang pagpaplano natin, dapat po kasama po natin ang Diyos. Sabi po ng Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Sabi niya, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng mga layunin. Plano, plans. Sabi po ng dictionary, plans, it means a detailed proposal for doing or achieving something. No, meron kang gustong ma-achieve, tapos pinaplano mo na proposal ka na kung ano gagawin mo. Isa pa po, an intention, ito po yung intention mo or decision about what one is going to do. Ito po yung mga tinatawag na plan. Intention mo, plano mo talaga, decision mo kung ano yung gagawin mo.